ba yan? Gusto mo ba yung mga ganun tono? May laban ka! Magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok pa rin. Pagka, syempre ni Mayan, tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. At welcome po sa ating programang Lihim ng Liham Bangga, ang programang kumakalinga sa mga pusong ligaw. Kuya, kung meron po kayong mga gusto pong isend in na stories at gusto nyo pong ma-feature yan dito po sa ating program, every hapon po ito, Mondays to Fridays, pwedeng-pwede naman po yan pangga. Basta isend nyo lang po ang inyong mga stories sa Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Okay, yan po yung pwede nyo senda ng inyong stories. Pero kung gusto mo lang naman makita si Lindsay, pwede naman maraming paraan para makita mo ako. Una, pumunta ka dito sa station namin. Nandito lang kami sa Ortigas. Naku, Strata 2000. Yan, ipagtanong mo na yan, carry na yan, alam na yan ang mga tao. Tapos hangga, pwede naman, kung gusto mo online lang, DJ Lindsay 1067 sa Facebook, as in DJ Lindsay 1067. Baby ko, ha? Sa Instagram naman, Lindsay 1067 Energy FM. Nandiyan yung mga kalokohan namin. Oh, mamaya nga, sige magpo-post ulit ako. Nag-post ako eh. Hindi ko alam kung nagustuhan nila. But anyways, Bangga. Eto na nga, halika na. Pero baka gusto mo mag-react, Bangga, sa ating story maya-maya lang ng konti. Ako ha, in fairness naman sa story natin, hindi ko alam kung makakaya nyo po ito. Kung ikaw po, Bangga, ay naka-experience na ng anything about one night stand, Bangga. Alam ko medyo malalim yung word na yan eh. Yung mga salitang yan, one night stand. Eh, kailangan mong makinig sa akin. Dahil baka mamaya makarelate ka at makapagbigay ka ng sarili mong payo tungkol po dito sa ating letter sender ngayong hapon na ito. So without further ado, panggahali ka na at pakinggan na po natin ang kwento ngayong hapon na ito. Dito lang yan sa Lihim ng Liham. Lihim, Lihim ng Liham, ng Liham, ng Liham, ng Liham. Mahal kong Lindsay. Linday, paano mo ba masasabi kung true love, infatuation, or attraction lang ang meron ka para sa isang taong nakilala mo ng mabilisan? Lindsay, ito yung problema ko palagi. Hindi ko alam kung normal lang ba ang ganito sa mga tao. Pero kasi ako yung tipo ng babae na mabilis lang ma-in love. Sa totoo lang, Lindsay, mahirap yung ganito. Ramdam ko na palagi akong talo. Pakiramdam ko, ako palagi yung nagbibigay ng sobrang pagmamahal. Sobrang oras at sobrang pag-intindi. But still, I end up being hurt. Alam mo, Pangga, hindi naman talaga big deal ito nung una. Sanay na akong nasasaktan. Pero ganun yata talaga. Kapag ikaw yung napagtripan ng panain ni Cupido, sigurado, susundan mo ang sigaw ng puso mo. Hindi ka makakawala kahit ano pang gawin mo. Lindsay, ako nga pala si Camille. Simpleng babae lang. Simpleng babae na umaasa na balang araw, may lalaking magtatapon ng kahit konting pagmamahal sa isang tulad ko. Nagsimula ang lahat ng dahil sa isang getaway. Kasama nun yung buong department namin. Doon kami nagpunta sa Batanes, Lindsay, para maiba naman. Alam mo, sulit na sulit yung mahabang biyahe dahil sa ganda ng lugar na yon. Baliwala yung antok. Konting gutom dahil panalo naman sa experience ang lahat. Sariwa ang simoy ng hangin, amoy halaman ng paligid. At kahit pa nakikita mong nakatirik ang araw,
dadampi pa rin sa balat mo ang lamig ng kapaligiran. Lindsay, para kaming mga turista sa sarili nating bansa. Kahit saan kami pumunta, may dala-dala kaming mapa at saka kamera. Baliwala sa amin kung mawawala man kami. Kasi sigurado naman na merong tutulong sa amin. Sigurado namang may magsasabi kung saan kami dapat dumaan para hindi kami maligaw. Habang naglalakad, Lindsay, alam mo na masaya ang lahat dahil wala silang tigil sa kakatawa. Wala ka ring maririnig kundi puro halakhak na may halong asaran. Ganyan kami the whole time. Para kaming mga bata na nakawala sa opisina. Lindsay, noong pabalik na kami sa tinitigilan naming lugar, nakatawag ng pansin ko ang lalaking mula sa kabilang grupo. Napatitig ako ng medyo matagal, Lindsay. Kasi naman, ngayon lang ako nakakita ng ganong kagwapo. Alam mo yung feeling na parang tumigil ang lahat sa paligid ko. Parang biglang may pumindot ng pause button. Yung tipong walang gumagalaw na ibang tao. Nag-focus lang dun sa gwapong yon ang paningin ko. Alam mo, Lindsay, napahawak ako ng mahigpit sa bit-bit kong plastic ng lumpia na may suka. Wala akong ibang naririnig noon kundi yung tawa lang ng lalaki. Yung boses niya. Sabay may sumigaw ng, "Liham! Ano na? Tara na, bro!" Lindsay! Liham! Liham ang pangalan niya! Si Liham yung lalaking mas lalong nagpaganda ng tanawin sa Batanes para sa akin. Bago siya umalis, Lindsay, nakita ko na tumingin din siya sa akin. Sobrang ganda ng mga mata niya. Habang lumalakad siya papalayo sa akin, ay napakulang ang tingin namin sa isa't isa. Pasakay na siya ng van noon nang lumingon pa siya para tingnan ako. Para sulyapan ako. Sabay sip-sip sa straw ng iniinom niyang soft drink na nasa plastic. Lindsay, alam mo, hahabulin ko pa sana siya para tanungin kung anong pangalan niya. Kahit naman alam kong Liham naman talaga. Lindsay, gusto kong humabol. Gusto ko sana siyang kilalanin. Lihim ng Liham, ng Liham, ng Liham, ng Liham. Lindsay, pagkatapos ng araw na yon, bago ako matulog, iniisip ko kung makikita ko pa ulit si Liham. Pinagdasal ko noon na sana naman hindi muna matapos doon yung story namin. Sana kumbaga sa libro, introduction part pa lang yun. Umaasa ko noon na sana pumihit ng konti ang galaw ng mundo at mag-cross ulit ang landas namin ng gwapong yun. Lindsay, meron pa akong dalawang araw para hanapin siya. Meron pa akong dalawang araw para ipagdasal na sana makilala ko si Liham. At alam mo, Lindsay, hindi nga ako nahirapan. Kasi kinabukasan, pagkagising ko,
Inayos ko na yung sarili ko dahil alam kong hindi lang kami ang grupo na mag-aalmusal doon sa restaurant. Nakakainan namin. Nung magbe-breakfast na kami, napansin ko na may isa pang grupong naghihintay na makaupo. Kasi wala nang available na lamesa noon eh. Umikot agad ang mga mata ko dahil baka nandun si Liam. At muli, nagdasal na naman ako. Umasa na makikita ko siya sa tumpok ng kalalakihan na yun. Hanap ako ng hanap. Halos mabali na nga yung leeg ko sa kakalingon at kakahaba nito. Pero Lindsay, medyo na dismaya ako. Dahil wala siya doon. So move on na lang. Tiningnan ko na lang noon yung menu para maka-order na ako ng almusal. Mahirap naman yung hindi mo na nga mahanap yung lalaking gusto mong makilala. Tapos, gutom ka pa. Nang tatawag na kami ng waiter, laking gulat ko nang may kumalabit sa akin. Sabay sabing, "Miss, pwede ba makishare ng table? Gutom na kasi ako eh." Lumingon ako ng dahan-dahan. At pagtingin ko, tumambad sa harap ko ang lalaking magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng love ang salitang story. Yung lalaking magiging icing ng cupcake ko. Yung repolyo ng pansit ko. Lindsay, paglingan ko, si Liam pala yun! Pangga, yun na ang naging simula ng pagiging magkaibigan naming dalawa. Mukha naman siyang mabait, makwento, joker. Pero alam mo, Lindsay, alam mo na meron siyang kapilyuhan sa katawan. Kasi kapag tumitingin siya sa akin, yung mga mata niya bumababa sa dibdib ko. Ganun pa man, hindi ko pinansin yun. Nagpalitan kami ng cellphone numbers. Pangga, meron na lang kaming isa at kalahating araw ni Liam para ma-enjoy ang company ng isa't isa. Medyo bitin, pero gusto ko sana na maging memorable ang lahat. Kinahapunan, niyaya niya ako na pumunta sa guest house na tinitigilan ng grupo nila. Wala daw kasi yung mga kasama niya. Umalis. Hindi siya sumama dahil plano niya daw napuntahan ako. Pero nang marinig niya na walang maiiwan doon sa bahay, ako na lang daw yung pumunta doon para walang tao. Lindsay, pumayag naman ako. Pumayag ako dahil lang sabi ko nga, gusto ko maging memorable ang Batanes trip ko. And who knows, baka si Liam na ang hinihintay kong lalaki para magkaroon na ako ng matatawag na boyfriend. Ganun na nga ang nangyari. Pumunta ako sa guest house nila. Pagdating ko doon, pinagbuksan ako ni Liam ng pinto. Malinis yung loob ng guest house nila.
walang kalat, at maayos ang sala. Napansin ko rin panggana, bagong ligo si Liam. Pinaupo niya ako dun sa malapad na sofa. Tapos tinanong niya ako kung gusto ko raw ba kumain. Ang sabi ko, hindi. Kasi hindi pa naman ako nagugutom. Umupo siya sa tabi ko, Lindsay. At habang nanonood kami ng TV, pinapakiramdaman ko kung anong gagawin niya. Lindsay, alam mo ba yung feeling na parang nabibingi ka sa katahimikan kahit hindi naman talaga tahimik? Yung napapraning ka dahil hindi mo alam kung anong sunod na gagawin ni Liam? Lindsay, sinimulan niyang hawakan ako sa likod. Kinabahan na ako noon dahil alam ko na ang mga susunod na mangyayari. Tinitigan niya ako sa mga mata. Tapos tinanong niya ako kung magagalit daw ba ako kung hahalikan niya ako. Kinabahan ako na may halong excitement. Ang sabi ko, hindi. Kiss lang naman yon, di ba? Ano namang mali sa kiss? Pagkatapos nun, Lindsay, pumunta siya sa harap ko at nilapit ang mukha niya sa akin. Pagkatapos, Lindsay, tinanong niya ako. Ang sabi niya, paano kung more than kiss? Magagalit ka ba? Lindsay, hindi na ako sumagot. Hinalikan ko na lang siya nung time na yon at ako na mismo ang nagsimula ng lahat. Lindsay, matapos ang moment namin together ni Liam, hinatid niya ako sa hotel. Kasi kinabukasan, aalis na yung grupo. Lindsay, I had a good time with Liam. Masasabi ko na memorable talaga ang lahat. Ang sabi ko sa kanya, itetext ko na lang ulit siya bukas. Tatawagan niya rin daw ako. Parang napaka-perfect ng lahat. Nung gabi na yon, sobrang saya kong natulog. Kasi pakiramdam ko, kinabukasan magiging kami na ni Liam. Sa wakas, Lindsay, magkakaroon na rin ako ng boyfriend. Pero pangga, pagising ko the next morning, paalis na kami noon at pabalik na sa Manila. Lindsay, nakailang text na ako kay Liam. Pero hindi siya nagre-reply. Sinubukan ko siyang tawagan. Pero hindi siya sumasagot. After 2 hours, busy na ang cellphone niya. Hindi ko na siya makontakt. Pero hindi ako sumuko. Kasi pagbalik ko sa Manila, text pa rin ako ng text sa kanya. Kaso lang, Lindsay, wala eh. Wala pa rin Liam na nagpaparamdam. At kapag tinatawagan ko siya,
busy pa rin ang cellphone niya. Alam mo, Lindsay, hindi ko man lang nakuha ang last name niya. Hindi ko rin alam kung saan siya nagtatrabaho o saan siya nakatira. Liham lang yung alam kong pangalan. Yun lang yung tanging alam ko about him. Lindsay, bakit ganun? Akala ko yung nangyari sa amin was a start of something romantic. Akala ko magkakaroon ako ng love life after what happened. Pero bakit ganun? Bakit ganun, Lindsay? Hindi ko alam, pero pakiramdam ko in love na ako kay Liam eh. Hindi ko alam. Pero feeling ko hindi siya seryoso sa nangyari sa amin. Bangga, tama bang umasa pa ako na meron pang babalik sa akin dahil lang sa isang one-night stand? Sana, Bangga, matulungan mo ako. Sa CAMILLE. Baby ko! Ang oras natin sa Bingkablongan, 5 minuto. Makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:05 na po ng nagmamagandang afternoon. Bangga, ang oras niya natin po sa atin ng Silka. The country's number one beauty soap sa Silka. Ang kutis ay paganda ng paganda ng paganda. Alagang papaya, alagang Silka. Hatid din sa atin yan, Bangga, ng Isuzu, your responsible partner. Hatid din sa atin ng Quell Shampoo, isang hugas, kuto, todas. Yeah! Available in all Mercury drugstores, Watson's, the Generics Pharmacy, and other leading drugstores nationwide. O, diba? Bangga, kasama niyo pa rin po nag-isang girlfriend mo sa radio. Kapo si Lindsay. At syempre may naglalambuchingan tayo at maglalambingan tayo all the way till 4 in the afternoon. Ay, bangga ha. Baka naman meron kang gustong isend sa akin, meron kang gustong itanong, meron kang gustong ibigay na impormasyon tungkol pa sa akin na lalagyan. Charot lang. Hindi, baka gusto mo magbabate, gusto mo akong kamustahin. Ako, baby ko, pwedeng-pwede naman yan, ha? 0977-717-8186. Once again, bangga, 0977-717-8186. Nako, ito na nga. Punta na nga tayo sa problema natin ngayong hapon na ito, Pangga. Nako ha, medyo mahirap ang ating sitwasyon. Kasi alam mo yun, napunta ka na ba sa isang moment, Pangga, kung saan alam yun parang nai-inlove ka na doon sa isang tao. Pero sisimulan mo pa lang. Nandun ka pa lang sa pinaka, pasimula pa lang eh. Oo eh, pataas pa lang eh. Biglang nawala na agad ang love life mo. Pero kasi ito na nga, ikikwento ko na nga. Sakaling hindi po kayo nakapag-tune in kanina while reading my letter, Pangga. Naku, ito na nga po kasi ito pong ating letter sender na si Camille ay bahagya pong na in love. Hindi ko nga alam kung bahagya o full-blown in love na nga ang naramdaman ni Camille. Dito po sa ating pangalawang bida, oo, sa letter po natin, na si Liam. Diba, ang ganda ng pangalan niya, Liam. Oo, pero alam mo yun, nagkakilala sila nang dahil lang sa isang getaway trip sa Batanes. Hello naman sa mga taga-Batanes na nakikinig po sa atin. Gandang hapon po. Diyan po nangyari ang lahat. Opo. Sa Batanes. O, to cut everything short, na in love po. At talagang nagwapong-gwapo po. Ito pong si Camille, yung ating bida, dito po kay Liam. So, dahil nga sa sobrang na in love siya sa pagmumukha ni Liam, baliwala na sa kanya kung ano pa mga ginagawa niya at mga iniyayaya sa kanya ni Liam nung pangalawang araw nila doon. Okay, so anong nangyari niyan? To cut everything short, again, may nangyari nga kasi sa kanilang dalawa. Hindi pa nga sila friends eh. Kasi di ba ang friend, makikilala mo yan over, in a span of ilang years, Pangga, di ba? Pero sila, nagkakilala lang talaga sila at matatawag mo ito, Pangga, na one night stand talaga. Yun yun. So, yun nga, after nung nangyaring yun, dahil nga marupok si ate, talagang nasabi niya sa sarili niya na parang in love na nga talaga siya kay Liam after ng lahat ng nangyari. Pero, pagbalik niya dito sa Maynila, di syempre, kailangan na bumalik sa reality, di ba? Ganyan.
ang lola mo, tinetext, tinatawagan si Liam, pero wala nang Liam na sumasagot. Kahit anong gawin niyang text, walang reply. Kahit anong gawin niyang tawag, wala. Puro busy ang linya ni Liam. At ito pang masakit pang gaha. Makinig ka, makinig ka. Hindi ka masakit dyan. Hindi niya alam kung anong surname ni Liam. Hindi niya sinabi kung saan nagtatrabaho si Liam. Kumbaga, ang pinakakilala lang, ang pinakaalam lang nitong si ate mong girl, eh, Liam ang pangalan nung gwapong lalaki na yon. Yun lang ang alam niya doon sa lalaki. We don't even know kung yun nga talaga ang totoong pangalan ng lalaki, di ba? Nandali-dali mong sabi na, di ba? Ako si ano? Ako si Jesse. Jesse Granada. Sino yun? Di ba? Mga ganyang effect. So madaling mag-invento ng mga bagay-bagay. Hindi natin alam kung ano ba talagang totoo. Pero one thing is for sure, pangga, merong nangyari kay Camille at kay Leah. So ano ba masasabi mo tungkol dyan sa ating problema ngayon? Ang tanong sa atin ni Camille, pangga, tama bang umasa pa ako ng dahil lang sa isang one night stand? Dapat ba ang asahan ko pa na babalik siya sa akin o magpaparamdam siya ulit sa akin ng dahil lang sa isang one night stand? Hirap na mga ganyang effect natin sa buhay. Halika na, tingnan muna natin pangga yung mga nagka-comment po sa atin ngayong hapon na ito, pangga. Again, 0977-178-186. Sasabi po nitong isang texter natin, Girachi nyo, Lindsay, ang masasabi ko lang po, ang tanga-tanga niya kasi. Huwag ka nang umasa, nababalik pa si Liam sa'yo. Si Renz po ito. Thank you so much, Renz. Grabe ka naman. Hi, naku, ang masasabi ko lang kay girl, dapat nag-isip muna siya bago siya pumayag. Eh, wala eh. Nagpadala ka kasi agad sa init. At sana makamove on ka na, girl. Huwag ka nang umasa sa kanya. Si Pearl po ito ng Quezon City. So, ang sabi niya, ha? Ang sabi naman po itong isa, sabi ni Ver, Grab driver po ito na si Ver, ha? Hi, gandang Lindsay. Good afternoon po. Kaasar po yung girl sa story natin. Hindi man lang siya nagpa-choosy effect kahit konti lang. Kasalanan mo yung girl kasi huwag ka nang umasa pa, di ba? At sa lalaki, ha? Bakit kayo ganyan? Pag nagpapakita sa inyo ng motibo ang babae, kinakagat nyo agad. Oh, di ba? Di na kayo na kusnesya. Ikaw, dakilang, ikaw ang dakilang FB. Sorry po sa tatamaan si Pierre po ito. Si Pierre po ito, Grab driver. Si Pierre ba ay lalaki? Babae? Bakit meron kasi mga Grab at Uber driver sa ibang bansa na babae? So si Pierre ba ay babae o lalaki? I just wanna know. Sabi naman ni, ito pong isang panggapo natin. Kamusta, gandang Lindsay? Sa'yo, girl, isa kang malaking bubog! Bubog. First time mo lang na-meet ng paggamit, nagpagamit ka agad, eh, di mo nga alam kung may pamilya yon o wala. Pinakita mo kasi, sa Liam na yon na panglaro ka lang. Ang paggalang at pagmamahal, nagsisimula yan sa sarili, hindi sa ibang tao. Kaya huwag ka nang umasa sa tao sa umpisa pa lang na hindi ka sineryoso. Oo, di ba? Kung nararamdaman mo man ngayon ang sakit na yan, wala kang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Isabel Lanozo po ito ng Bulacan. Diba? Grabe kayo, ah. Sabi nitong isa pang guys, ang texter pa natin, Miss Lindsay! Ate Camille, huwag ka na mag-inarte dyan. Unang-una, walang kayo. Naramdaman ng lalaki na patay ka sa kanya. Kaya yan, tinake advantage ka lang. Matapos niyang makuha yung pagkababae mo, ayun, naglaho na siya. Diba? Pangalawa, dapat kinilala mo muna bago makipag-mabutihan sa isang tao. Tulad niyan, name lang ang alam mo about him. Ganon ka pa kadesperada, ate, na ibibigay mong katawan para lang magka-boyfriend. Ginawa ka lang parausan! Sana, ate, nagpakatino ka para matino ka din sanang mamahalin. This is Lorraine ng Quezon City. Hello naman sa'yo dyan, Lorraine. Ha, pabati naman kay Jeline. Hello, kamusta kayo dyan? And last, but definitely not the least, dahil mamaya magbabasa pa po ako ng iba pang comments tungkol dito po sa ating problema ngayong hapon na ito. DJ Lindsay, ang masasabi ko lang sa letter sender mo, di ba natikman niya na ang pinaka-asam-asam niyang putahe? Di ba masarap ang hirap? Oh, ang hirap sa'yo, nakakain ka na nga ang gusto mo. Oo, may take out pa. Ang pinagsasasabi niyo dyan. Ang sabi nito, ha? Ang tindi mo naman, girl, move on na lang. Huwag kang umasa. DJ Lindsay, pakibati naman ang kasamahan ko dito sa HR department. Sila Marwa, Charcoal, a letter, Jonathan, na inaantok-antok. Debra po ito. Maraming salamat sa inyo dyan. O siya pang gagyan, kung meron kang medyo gustong sabihin po dito po sa ating letter sender na si Camille, 0977-7178-186. Ang oras natin sa Bingkaploan, 13 minutes past the hour of 3. Oy,
Ipan ka ang oras natin sa Bingo Blow on 3:36 na po ng nagmamagandang afternoon. Pangga, syempre naman, kasama niyo pa rin po ang nag-isang girlfriend mo sa radio. Ako po si Lindsay. At syempre naman, ikaw pa rin po yung nakatutok sa number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Hoy baby, kung ano na nga bang gagawin mo kung ikaw ay nahulog as in super na in love, pangga, sa iyong naka one night stand. Nako, na-experience mo na ba makipag one night stand? Grabe naman. Ikaw ba na-experience? Well, siguro sa iba, na-experience na lang makipag one night stand, pangga. Pero, ikaw ba na-experience mo nang ma-in love sa taong naka one night stand mo? Mahirap yung ganyan, di ba, Kuya Chico? Di ba? Di ba, Kuya Chico, mahirap yung ganyan? Ano ba masasabi mo sa mga ganyang effect natin sa buong? Ano ba? Sige na. Can I share up? Nakakainis to. Hiningi kasi itong letter sender natin na in love siya sa taong naka one night stand niya. So sa tingin mo ba, dapat pa ba? Kasi ang tanong niya dito, dapat pa raw ba siyang umasa na babalik pa yung lalaking yon? Kasi hindi na nagpaparamdam sa kanya eh after nung gabi na yon, nung nagbalikan sila dito sa Maynila. At natapos na yung bakasyon nila sa Batanes, yung 3 days vacation nila, eh hindi na daw pangga, nagparamdam pang muli yung lalaki na yan, si Liham. So 3 days pa lang? 3 days. Pero may... Anong effect na sa buhay? Baka naman may ano, baka naman kasi baka walang load. Pwede ba yun? Grabe naman. Kasi kung walang load, o kaya, three days, ano, opo, ano yung X na walang load. Mm-mm. Walang signal, X din. Walang di ba? Hindi naman siya namundok. Yes, oo. Nawala cellphone? Oh, grabe. Ganyan. Hindi, kasi di ba, parang, ano yung muna natin, kung hindi mo natin iisipin na iniiwasan siya, ito yung mga posibleng, pero baka hindi naman na din, no? Oo. Kasi parang, kasi, ano nagkataon? Diba? Kasi so, diba, oo, kapag may something, alam nyo may nangyari sa inyo, diba? So, dapat merong ano nyo, follow up, kumbaga. Correct, may follow up question. Parang, yes. Interview, be. Yes, oo. No? So, kung wala na, wala nang pagsundot na ganun. Gusto kayo pagsundot. Diba, may pagsundot. Baka wala. Nga ano. Oh, wala na. X na yan. X, oh, cannot be. Jollibee. Ganyan. Ayaw na niya. Ay, ganun lang talaga. Talagang baka kay Kuya, one night stand lang. Oh, o kaya ending. O kaya sa ganyang klase ng usapin, usually talo yung mga babae. Kasi talagang nai-in love. Talaga ba? Kadalasan, nai-in love kapag talaga. Kapag nai-in love ka, feeling ko kapag nai-in love ka, talo ka talaga. Yun. Pag na-in love ka, talo ka. Oo. Dapat dyan, ano'y patigasan ng dibdib eh, di ba? Mahunang ma-in love, yun ang talo. Pero sa tingin so, kailangan matigas yung dibdib. Just like that. Hindi yung dibdib na literal, yung talagang kalooban mo. Dibdib, ganyan. Oh, may mga ganyan effect sa buhay. Ay, nako ah. Sabi ng mga pangga natin dito, Lindsay, ako po si Abigail. Nandito po ako sa Don Bosco Aroma, Manila. Ang ginagawa ko po sa buhay ay naglilinis ng bahay. Talagang in-inform mo pa ako dyan. Masasabi ko po kay ate, huwag niya nalang habulin yung lalaki na yon at kalimutan na niya na lang, di ba? Yung nangyari sa kanila, pati na yung lalaki na yan. So, dapat makalimutan. Ako kasi personally, naniniwala ako na dapat malinaw ang lahat eh. Hindi naman sila mag-jowa, di ba? Eh kasi nga, malinaw naman na one night stand, di ba? Yes, di ba? O, eh si ate lang makulit. Hindi, bakit ba kasi, ito in general na lang, bakit ba kasi may notion, no? May maling notion ang mga kababaihan na kapag ibinigay, di ba? Kapag kayo ay nagniig. Oo. Pwede bang ano? Pwede bang diba? Babawan sige, yung... Sige, babawan natin. Pag may nangyari. Pwede bang... Diba? Bakit ba kasi may ganyan... Hindi naman sa lahat, no? Pero karamihan ng mga kababaihan, naniniwala sila na kapag may nangyari, pag may nangyari na, no? Mahal ka na kagad. Grabe ka na, man! Diba? Hindi, eh. Ang katotohanan, hindi talaga, eh. Yes. Kasi ang katotohanan niya, may mga lalaki talaga. Well, hindi natin nilalahat, ha? Dahil may mga lalaki naman talaga na busila ka mga kalooban. Meron din, oh. Pero kasi karamihan naman talaga ng mga lalaki. Eh, kasi one night stand. One night stand. Eh, kasi wala naman kasing sinabi na, oy, one night stand lang to, ha? Sabagay. Diba? Siyempre, yung babae umasa na may mangyayari. Hindi, eh, saan ba niyo nakilala? Oh, sa Batanes. Doon, sa isang, ano, escapade lang. Ganyan, oh, diba? So, ang bottom line nito, te, kalimutan mo na kasi nga, wag na natin, hindi na namin siguro sa kailangan sabihin sa'yo na, te, ang shungangers mo. Di
ba? Para umasa ka sa isang pag-ibig na nadaan lang pangga dahil lang sa may nangyari sa inyong dalawa. Pero baka ano lang siya. Eh, wala naman tayong magagawa kung yun ang naramdaman ni ate. Oo. Kung na in love siya. Yes. Dahil doon. Kasi gwapong-gwapo daw talaga ito eh. Ang sabi sa letter, talagang gwapo daw. As in, yung pinakamaraming word doon, gwapo talaga guapo. Si kuya. Tsaka baka din, ano, baka napakitaan siya ng kabaitan, ganyan. Bukod sa gwapo, so nahulog na rin siya. So, feelings din. Hindi na natin yan. Hindi na natin yan. Alam mo naman kasi kaming mga babae, napaka-fragile naming mga nilala. Napaka-marupok namin. Bagahe, di ba? Eh, di dapat humingi kayo ng sticker sa airport kasi tapal nyo sa mga mukha nyo. Nakalagay fragile. Fragile, ganyan. Don't drop. This side up. Oo, di ba? Nakakaloka lang. Pero siguro it's safe to say na lang. It's safe to tell their, to tell them, yung mga ganyang babae pangga, na itigil na muna yung mga ganyan, di ba? Iiwasan natin yung mga pag-asa. Yung mga correct. Tama, tama. Huwag na tayo magpaka-ipokrito. May mga tao na ganyan yung aktibidade sa buhay. One night stand, di ba? Tikim-tikiman, ganyan. Dapat ihanda mo yung sarili mo na hindi ka mai-in love. Yes. Kasi, lalo na kung wala naman talagang love na involved. Pag-ibig pala, hindi love. Hindi kasi alam mo, since feelings kasi yung pinag-uusapan, pwede kasi yan ma-develop into something. Pero alam mo, ako hindi ako naniniwala na super in love na itong si ate kay kuya. Siguro may din, love, pero mas more of the attraction side. Kasi iba pag love hello, you have to spend, you know, long years with that person bago mo sabihin na ikaw ay in love na sa isang tao, di ba? Hindi, kasi nga, Lindsay, sa panahon ngayon, ang bilis kang bugbog na bugbog ang salitang love. Di ba, true enough, bugbog na bugbog ang salitang mahal kita kahit hindi naman talaga. Oo, akala ko hindi masasulitin yung sinabi. Mas pagpag kasalitang energy, di ba? Gas-gas na gas-gas na kasi na mahal kita, di ba? Kahit ang babaw lang naman. Yes, di ba? When you say mahal kita or mahal mo yung isang tao, when you really love a person, you know, it comprises everything. Gusto ko yung it comprises. ganyan. Pang malaliman ito. Di ba? Anong, Jim? Naku, wag si Jim ang tanongin natin. Mahirap. Totoo yan. Magkakaroon ng ibang at saka, meaning. Ito na lang sa akin. Ito na lang sa akin. Di ba, saglit na oras lang yung... Diba, escapade. Malay ba natin kung ilang minuto lang yan o ilang oras? Pero hindi, yung idea na nakita lang sila, escapade, and then something happened to them. Tapos sasabihin na mahal. Kaya nga, ako din, I agree with you. Hindi ako na masyado naniniwala. It's more of the attraction. Pwede yan, di ba? Kasi ako, naniniwala ako na ano, the ultimate expression of love is charva. It's time. At time. Diba? Oo yan. Diba? Kapag mahal mo yung isang tao, you have to give time. Time and effort and everything. So, doon na lang sa time, kiss na kagad. Kasi wala pa naman wala din. Wala naman na develop. Wala pa naman, wala pa naman ding saglitan pa lang. Walang, ha? Hindi tayo naniniwala sa mga, ako personally lang, hindi ako naniniwala sa bilis naman. Ang bilis mo ma-in love, di ba? Love at first sight, hindi talaga ako naniniwala dyan, be. Talaga ba? Grabe ka naman. Siguro love at first sight, no. Hindi talaga. Ganyan talaga ang mga pangyayari sa buhay. Ang dami mga kumpo. Ang dami kasi. Ang hirap talaga kapag nagsasama-sama yung mga DJs ng energy. Ang dami kuda sa buhay. Well, anyways, di ba? Camille, I hope nakuha mo na ang pinaka-asama-samong sagot. Alam mo yon. Hindi lahat ng bagay, kapag hindi lahat ng mga pangyayari sa buhay, may meaning. Hindi ibig sabihin may nangyari sa inyong dalawa, meron na ring love na naramdaman yung lalaki na yon for you. Baka naman attraction lang o baka totally wala naman talaga. Yun yun. Huwag tayong umasa, okay? Dapat alam natin kapag nakikipaglaro tayo sa apoy kung hanggang saan pa, di ba? Kung hanggang saan ang games natin. Bakit masama ka man tingnan? Mukha ka kayong apoy. O sige, ayaw mo ng apoy. Aftermath ng apoy, mukha ka kayong uling. Charot lang, ikaw naman. Siya pangga, maraming salamat sa pagtutok at pagantabay. Thank you so much, Kuya Cheeker. Thank you so much, okay. Linday. O sige na nga, maraming salamat po sa pagtutok at pagantabay dito po sa Lihim ng Liham. Guys, kung gusto niyo po mag-send in ng inyong mga, alam yan, stories na gustong i-share at ma-feature dito po sa ating programa, pwede naman po yun. Pangga, isend mo na yan sa lihimnangliham1067@yahoo.com. At if ever na-miss mo ang programang ito ni Lindsay, kung na-miss mo ang story na ito, mamaya po, after po ng programa ni Papa Jackson, ay susunod po, Pangga, ang Lihim ng Liham replay, di ba?
ng Liham. Okay, so medyo hindi ka naka, alam yun, nakahabol sa ating story ngayon. Mamaya maririnig mo, may iba na naman tayong story. Mamaya po pagkatapos ng programa ni Papa Jackson. Panggatuto ka lang ang oras natin. Sabihin ka punoan, baby ko. 3:46 na po ng nagmamagandang hapon ng oras niyan. Panggahatid po sa atin ang ni Lindsay. Gusto mo ba yan? Hatid ko, bakit? Mawala ko maghati. Dito ko lang bang tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Magmasabihin radyo, baby ko. Sabihin mo. Add me up on Facebook, DJ Lindsay 106.7. Okay, tutok lang.